Handa nga bang ipaglaban ng Taiwan ang kanilang teritoryo laban sa China? Yan ang sasagutin natin sa video na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay pagpatuloy mo lamang yung panonood at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, at comment para sa video na ito. At huwag din kalimutang i-like ang official Facebook page natin. Shoutout kay Sean Patrick Salvino, shoutout kay JMSO Channel, at shoutout kay King Manny. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Kung ang Pilipinas ay patuloy na nakaranas na unti-unting kinakamkam ng China ang ating mga bahura sa West Philippine Sea, alam mo ba na mas matindi pa ang nararanasan ng isang bansa na kung saan ay China din ang dahilan ng kaguluhan dito. At ito ang bansang Taiwan. Masasabi kong mas mahirap ang kalagayan nila sapagkat hindi lamang mga bahura ang kiniklaim ng China sa kanila. Bagkus, naninindigan din ang China na sakop ng teritoryo nila ang buong bansa ng Taiwan. Pero alam mo ba na buong loob ng mga Taiwanese? Sapagkat naninindigan sila na ipaglalaban nila ang karapatan nila laban sa China hanggang sa huli. Nakakabilib lang na kung gaano kalit ang bansang ito kung sisipatin mo sa mapa, ay gante naman at nag-uumapaw ang kanilang determinasyon na ipaglaban ang kalayaan nila laban sa China. Alam mo ba na habang patagal ng patagal ay hindi na rin nagiging maganda ang nagiging sitwasyon ng Taiwan? Sapagkat nitong linggo lamang ay nagparamdam na naman muli ang China sa kanila. Sapagkat nagpadala na naman sila ng mga fighter jets sa mismong Taiwan's air defense zone. At as usual, gaya ng ginagawa nila sa ilang malilit na bansa, ay nag-show off sila ng military power upang sindakin ang target nila. At nung nalaman ito ng mga Taiwanese, ay rumesbak agad sila ang kanilang defense ministry sa pamamagitan ng pagpapadala din ng kanilang aircrafts upang bigyan ng warning ang 12 Chinese fighters na umaaligid sa kanila. At ang aksyong ito ay dala ng pangako ng foreign minister nila na ipaglalaban nila ang Taiwan hanggang sa dulo. Pero ang kabilang kampo ay matigas din sapagkat mission din ng China na kung hindi papayag ang Taiwan na maging opisyal na teritoryo na sila ng China ay mapipilitan silang pwersahin ang bansang ito. At alam mo naman siguro kung ano nang ibig sabihin nito. Binalaan din kasi sila ng China na independence means war. Alam mo ba na naganap ang incursion na ito ng China sa kalagitnaan ng pagdadalamhati ng bansa ng Taiwan sa naganap na pinakamatinding train crash sa buong dekada? Kung kaya't halo-halong emosyon na ang nararamdaman nila ngayon. Take note, nakasabay din ito ay naghatid din ng simpatsa at message of condolence si President Xi Jinping sa Taiwan. Alam mo ba na sa tindi ng pagmamahal nila sa kanilang bansa ay hindi nila ibababa ang watawat ng Taiwan? Kahit na daanan sila sa patibong na mahulog ang loob nila sa China. Dahil ramdam nila na ang China wants to win the hearts and minds of Taiwanese people.
o kaya naman ang kabaliktaran nito na hindi sila papasindak sa kahit anumang pang-intimidate gamit ang mga pinaka-high-tech na armas ng China. And I must say na nakakabilib ang tapang ng kanilang foreign minister dahil hindi na dapat questionin kung handa ba silang labanan ang China. Dahil handa silang sumabak sa gyera kung kinakailangan hanggang sa katapusan. We are willing to defend ourselves without any questions. And we will fight the war if we need to fight the war. And if we need to defend ourselves to the very last day, we will defend ourselves to the very last day. Yan ang mga salitang matibay na pinangawakan ng bansang Taiwan. Hindi rin kasi biro ang ginagawa ng China sa kanila. Just imagine lang na aabot ng 380 times ang incursion na ginawa sa kanila ng China noong nakarang taon. At magpasangga ngayon ay ramdam pa rin ito ng Taiwan. Hindi rin mawawala ang US dito dahil isa din sila sa bansang nag-commit sa Taiwan na tutulong sa kanila upang hindi sila tuluyang maklaim ng bansang China. At dito mo makikita ang dalawang uri ng tao. Ang tao na handang makapanakit, masunod lang ang kanilang kagustuhan. At ang isa naman ay handa namang mamatay, makamit lang ang tunay na kalayaan. At dito ko lubusang hinahangaan ang mga Taiwanese. Nakakalungkot lang din isipin na bakit may mga bansang kailangan pang maranasan ang ganitong klase ng sitwasyon. At lagi nating tatandaan na we all deserve to live in peace. At ilan lamang yan sa mga impormasyon ukol sa kinakaharap na problema ng bansang Taiwan. Nice mo bang mag-suggest ng topic para sa ating susunod na video? Kung oo ang sagot mo, just drop a comment lang. At abangan kung ito nang next na mga feature sa ating susunod na Kaalaman Story.